In-announce ngayong araw ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o mas kilala bilang ang trio na TVJ ang pamamaalam ng Itbulaga sa Tape Incorporated. Simula ngayong araw, May 31, 2023, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated. Karangalan po namin na kami nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay nyo, saad ni Vic Soto. Maraming salamat sa inyong lahat hanggang sa muli. Saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang isang libot, isang tuwa. Inaasahan na ang isang mahalagang anunsyo ang ipinahayag ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa Itbulaga, ang longest running noontime show sa Pilipinas. Nagsalita ang tatlo sa ganap na alas dos ng hapon ngayon upang bigyang linaw ang mga matagal ng hakahakang lilipat sa TV5 ang mga pioneer host ng Itbulaga. Ito ang dahilan kaya kailangan na magpaalam ni na Tito, Vic and Joey sa Itbulaga pagkatapos ng 44 na taon. Kahapon May 30, inilabas ni Attorney Buco de la Cruz ng Divina Law Firm ang kanyang larawan kasama ang tatlong host ng Itbulaga. Nilagyan niya ito ng caption na EDC with TVJ, isang libot, isang tuwa, buong bansa. At may hashtag na hashtag Itbulaga, hashtag dynamic lawyering, hashtag Divina Law at hashtag Tito Vic and Joey. Ang social media post ni Attorney De La Cruz ang nagbigay ng idea sa publiko na siya ang legal counsel ni na Tito Vic at Joey. Tumibay rin ang mga hinalang siyang magiging kinatawan ng tatlo kung sakaling humantong sa korte ang usapin sa pagitan ng veteran TV host at ng Television and Production Exponent Incorporated, ang producer ng Itbulaga. Nagkaroon ng hidwaan ang dalawang kampo nang mawalan ng kapangyarihan si Tony Tuviera, ang business partner ng Tape Incorporated, Chairman Romeo Halosos at matalik na kaibigan ni na Tito Vic and Joey dahil pinagretiro na ito.